Josue, ikaapat na kabanata. At nangyari ng nakatawid na lubos sa Jordan ng buong bansa ng Panginoon ay nagsalita kay Josue na nagsasabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayan na isa sa bawat liti at iutos ninyo sa kanila na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong tinatayo ang matatag ng mga paa ng mga saserdote ng 12 bato at dalhin ninyo at ilapag ninyo sa tigilang dako na inyong tutulian sa gabing ito. Nang magkagayoy, tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel na isang lalaki sa bawat liti. At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harap ng kaban ng Panginoong ninyong Diyos sa gitna ng Jordan at pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato sa kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel, upang ito'y maging pinakatanda sa gitna ninyo na pagka tinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, nasasabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? At inyo nga sasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon, na magdaan yawon sa Jordan, ay nahawi ang tubig sa Jordan, at ang mga batong ito ay magiging pinakaalaala sa mga anak ni Israel magpakailanman. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel gaya ng niutos ni Josue, at pumasa ng 12 bato mula sa gitna ng Jordan gaya ng sinalita ng Panginoon kay Josue ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Israel at kanilang dinala sa dakong kanilang tutuluyan at inilapag doon. At si Josue ay nagpabunto ng 12 bato sa gitna ng Jordan sa dakong tinayuan ng mga saserdote na nagdadala ng kaba ng tipan at nangandoon hanggang sa araw nito. Sapagkat ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ay tumayo sa gitna ng Jordan hanggang sa natapos ang bawat bagay na iniutos ng Panginoon kay Josue na salitain sa bayan, ayon sa buong iniutos ni Moses kay Josue, at ang bayan ay nagmadali at tumawid. At nangyari na nakatayod na lubos ang buong bayan na ang kaban ng Panginoon ay itinawid at ang mga saserdote sa harap ng bayan. At ang mga anak ni Ruben, at ang mga anak ni Gad, at ang kalahati ni Manases ay dumaang may sandata sa harap ng mga anak ni Israel gaya ng salita ni Moises sa kanila. Mayapat na 10,000 na nasasakbat ang handa sa pakikidigma ang dumaan sa harap ng Panginoon na patungo sa pakikibaka sa mga kapatagan ng Jericho. Nang araw na iyon ay pinadakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel at sila'y natakot sa kanya gaya ng kanilang pagkatakot kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. At ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na sinasabi, iutos mo sa mga saserdote na nagdadala ng kaban ng patotoo na sila'y sumampa mula sa Jordan. Nagutos nga si Josue sa mga saserdote na sinasabi, umahon kayo mula sa Jordan. At nangyari, nang umahon mula sa gitna ng Jordan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at nang matungtong sa tuwing lupa ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote, na ang tubig ng Jordan ay nanaudi sa kanilang dako at umapo sa pangpang na gaya ng dati. At ang bayan ay umahon mula sa Jordan ng 10th araw ng unang buwan at humantong sa Gilgal sa hanggan ng silanganan ng Jericho. At yung 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay ibinunto ni Josue sa Gilgal. At siya nagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, pagka itatanong ng inyong mga anak sa kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin, anong kahulugan ng mga batong ito? Ay inyong nga ipatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa Jordan ito sa tiyong lupa.
sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harap ninyo hanggang sa kayo nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula na kanyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Josue, ikalimang kabanata. At nangyari nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Jordan sa dakong kanlunuran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeo na nangas sa tabi ng dagat, kung paanong tinuyo ng Panginoon ng tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ni Israel, hanggang sa kami ay nangakatawid na nang lumuo ang kanilang puso at sila'y nawala ng kaloob dahil sa mga anak ni Israel. Nang panahon yon, ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga sundang na pinki ang bato at tuliin mo uli na ikalawa ang mga anak ni Israel. At gumawa si Josue ng mga sundang na pinki ang bato at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na tinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto ng mga lalaki. Lahat ng lalaking pandigma ay namatay sa ilang sadaan pagkatapos na sila makalabas na mula sa Ehipto, sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli. Ngunit ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sadaan pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuli, sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang hanggang sa ang buong bansa. Sa makatid bagay, ang mga lalaking pandigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol, sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon na siyang sinumpa ng Panginoon na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang ibibigay sa atin na lupain binubukalan ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak na kanyang binangong kahalili nila ay pinagtuli ni Josue, sapagkat mga hindi tuli, sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. At nangyari nang kanilang matuli ang buong bansa, na tumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sa sila ay magsigiling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay nadiskus sa inyo ang pagdusta ng Ehipto. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal, at kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng 14th na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. At sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa, ng mga tinapay na walang lebadura, at nang sinangag na trigo sa araw ding iyon. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain. At hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. At nangyari nang si Josue ay malapit sa Jericho na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin, at narito, nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na buntot. At si Josue ay napalon sa kanya at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? At kanyang sinabi, hindi, kundi ako'y naparito na parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at nagsabi sa kanya, anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang iyong pangyapak sa iyong pa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal. At ginawang gayon ni Josue.
Josue, ika-anim na kabanata. Ang Jericho nga ay lubos na nakukubkob dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakalalabas at walang nakapapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Tingnan mo, aking binigay sa iyong kamay ang Jericho at ang hari niyaon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. At iyong liligirin ang bayan lahat ng mga lalaking pandigma na liligid na minsan sa bayan. Ganito mo gagawin na 6 na araw. At 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak ng mga sungay ng tupa. At sa 7th araw ay inyong liligirin makapito ang bayan at ang mga saserdote ay hihipan ng mga pakakak. At mangyayari na pagkahinipan nila ng matagal ang sungay ng tupa at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan at ang kuta ng bayan ay guguho at ang bayan ay sasampa ang bawat isa'y tapatan sa harap niya." At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, "Buhati ninyo ang kaban ng tipan magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakak ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon." At kanyang sinabi sa bayan, "Magpauna kayo at ligirin ninyo ang bayan at papagpaunahin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon." At nangyari na pagkapagsalita ni Josue sa bayan ay nagpauna sa Panginoon ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak ng mga sungay ng tupa at humihip ng mga pakakak. At ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa mga saserdote na humihihip ng mga pakakak at ang bantay likod ay sumunod sa kaban na ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. At iniutos ni Josue sa bayan na sinasabi, "Huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyo iparirinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang inyong bibig ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo humiyaw, kung magagayoy, hihiyaw kayo." Sa gawin kanyang iniligid sa bayan ang kaban ng Panginoon, na lumigid na minsan at sila'y nasok sa kampamento, at tumigil sa kampamento. At si Josue ay bumangon maaga sa kanyang bagahan at binuhat ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. At ang 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na may sungay ng tupa na sa unahan ng kaban ng Panginoon ay humaon na patuloy at humihihip ng mga pakakak. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa kanila at ang bantay likod ay sumusunod sa kaban ng Panginoon na ang mga saserdote ay umihihip ng mga pakakak habang sila yumayaon. At sa 2nd araw ay kanilang niligid na minsan ang bayan at nagsibalik sa kampamento, kanilang ginawang gayon na 6 na araw. At nangyari ng 7th araw na sila'y bumangon maga sa pagbubuk ni Waywai at niligid ang bayan ng gayon ding paraan ng makapito nang araw lamang na yaon kanilang niligid ang bayan ng makapito. At nangyari sa 7th nang humihip ang ng mga pakakak mga saserdote ay sinabi ni Josue sa bayan, "Humiyaw kayo sapagkat binigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan at ang bayan ay matatalaga sa Panginoon yaon at ang lahat na tumatahan doon. Si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay, siya at ang lahat ng kasama niya sa bahay, sapagat kanya ikinubli ang mga sugo na ating isinugo. At kayo, sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinalagang bagay, baka pagkanay talaga na sa inyo ay kumuha kayo sa itinalagang bagay, sa gayoy inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel, at inyong babagabagin. Ngunit lahat na pila at ginto
at masisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon. Tawang ipapasok sa silid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayon humiyaw ang bayan at ang mga saserdote ay humihip ng mga pakakak. At nangyari nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho. Nanupat ang bayan ay sumampang nasok sa siyudad na bawat isa ay matwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. At kanilang lubos na nilipol ng talim na tabak ang lahat ng nasa bayan, ang lalaki at gayon din ang babae, ang binata at gayon din ang matanda, at ang baka at ang tupa at ang asno. At sinabi ni Hosea sa dalawang lalaking tumiktik sa lupain, pumasok kayo sa bahay ng patutot at ilabas niyo roon ang babae at ang lahat niyang tinatangkilik na gaya ng inyong sinumpa sa kanya. At ang mga binata ng mga tiktik ay pumasok at inilabas si Rahab at ang kanyang ama at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at lahat ng kanyang tinatangkilik, lahat niyang kamag-anakan naman ay kanilang inilabas at kanilang nilagay sila sa labas ng kampamento ng Israel. At kanilang sinunog ng apoy ang bayan at lahat na nandoon, ang pilak lamang at ang ginto at ang mga sisidlang tanso at bakal ang kanilang ipinasok sa silid ng kayamanang bahay ng Panginoon. Ngunit si Rahab na patutot at ang siyang bahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang tinatangkilik ay niligtas na buhay ni Josue. At siya'y tumahan sa gitna ng Israel hanggang sa araw na ito, sapagkat kanya'y kinubli ang mga sugo na sinugo ni Josue upang tumitik sa Jericho. At binili na sila ni Josue sa pamamagitan ng sumpa ng panahon yon na sinasabi, sumpay ng lalaki sa harap ng Panginoon na magbangon at magtayo nitong bayan ng Jericho. Kanyang ilagay ang tatagang baon niyaon sa kamatayan ng kanyang panganay at kanyang itatayo ang mga pintuang bayan niyaon sa kamatayan ng kanyang bunso. Sa gayoy, ang Panginoon ay sumama kay Josue at ang kanyang kabantugan ay lumaganap sa buong lupain.